Kaya ito po, ha, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng telebisyon, ng kanilang mga social media account, ulitin ko po para huwag kayong maligaw, baka mamaya eh, mapanood yun sa ibang vloggers, ibang himpilan, eh baka ibahin po. At least ito, malinaw na ha. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang Iglesia ni Kristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil marami pong problema ang ating bansa. Nimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko, eh ano? Sa ating mga taga-subaybay, ano ho, sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo, telebisyon, ng kanilang mga social media account, yung ating pong binabanggit, no, son, ano ha, ukol po doon sa naging pahayag at tinanggap nating bilin sa mga kaanib po sa Iglesia ni Kristo, Nelson. Ayan, ano ha? Oh, ulitin ko ba? Bare, para doon sa kapakanan ng mga late tuners, unang-una siguro, lagyan mo rin uli ng premise, diba? Ayan, ano po. Kasi nanawagan na ho ang Pangulo eh, na wag na nga ituloy itong impeachment. Ayan. Kasi, for what nga? For nothing, diba? Sa kabila nun, may mga miyembro pa rin ng makabayan block at ng mga social society, ano, social tag doon? Civil society group na naghahain pa rin ng impeachment. At mukhang wala naman balak na sundin ang opinion na yun ng Pangulo dyan eh. At ang kanila pa nga panawagan, parang gusto nila bawiin pa yung statement ng Pangulo. Aray, pinababawi pa. Ay, naku. Naman, eh, kung mangyayari ho yung impeachment, kami naniniwala, ako, personally, tama yun eh, kahit hindi sinabi ng Pangulo noon, na kapag tayo natali sa impeachment, ang daming home project, ang daming mga dapat na unahin, ang mapapabayaan, di ba? Ay lalo na sa panahon ngayon, sa damak mga problema natin. Yung paghihirap lang ng ating bayan eh. Yung bagyo diba? Dumaan sa atin, kada linggo may bagong bagyo. Bilyon-bilyon. At walang bagyo, may baha, may landslide. Saan ka naman nakakita ng ganyang eksena, sitwasyon sa bansa na nangyari? Hindi naman yung pwede sabihin, problema ng mayor yan. Problema. Ay, hindi talaga po. Naman. No? So kung mangyayari nga yun, tama yung sinabi ng Pangulo, pag tinuloy ang impeachment, mai-improve ba buhay ng kahit isang Pilipino? Hindi ho. Kaya ito po, ha, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng telebisyon, ng kanilang mga social media account, ulitin ko po para huwag kayong maligaw, baka mamaya eh, mapanood yun sa ibang vloggers, ibang himpilan, eh baka ibahin po. At least ito, malinaw na ha. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinaukulan na ang Iglesia ni Kristo ay pabor sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil marami pong problema ang ating bansa. Ulitin ko po, dahil maraming problema ang ating bansa na dapat unahin ng pamahalaan. Ang iglesia ay para po sa kapayapaan at ayaw natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Malinaw po yan na tinanggap naming bilin bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Nelson. Eh, katulad ngayon dyan, di ba? Kahapon, nag-alboroto ang Bulkang Taal. Ako. Bagamat sabi ng PBOX, minor lang yan, pero may epekto pa rin sa buhay yan ng mga doon nakatira sa malapit eh. Eh bukod dyan, ito, mga lalawigan ng Negros Occidental at Negros Oriental. May babala ang NDRRMC. Kalalabas lang ngayon, ha? Ngayon lang yan? Maging alerto. Nako po. Lahat ay pinag-iingat sa maaaring pagpatak ng abo na ibinuga po ng Bulkang Kanlaon patungong Kanlaon naman yan. Timog Kanluran, dakong alas 4:12 ng hapon, nagbuga ho ng
Hindi ba kayo nagtataka? Pati ho yung mga Vulcan natin, nagagalit eh. Sa mga pangyayari ngayon. Nangingiti ako pero naasar ako. Di ba? Diba? Tapos lindol pa kayo ng umaga. Lindol, sa Ilocos Norte. Oo. Tapos ang iba, naasikaso yung impeachment. Oo. Diba? Apakasakit. Diyan lang sa Maynila, libu-libong taon na wala ng tahanan. Sunog, diba? Diba? Hihintay pa ba natin na madagdagan pa ang kalamidad bago matauhan na o nga? No? Mukhang dapat nating unahin itong para sa kapanan ng mga mamamayang apektado ng mga pangyayari ngayon. Oo. Mm-hmm. Tapos kung ang pag-uusapan naman natin ay agrikultura, naso na? Ay, yung naku. Ating mga magasaka, mga mangingisda. Mm-mm. Ito po ang matagal nang sinasabi, humihingi na ng saklolo sa ating bayan eh. Mm-hmm. Diba? Saklolo po sa ating pamahalaan. Sapagkat kapag ka sila ay naglalayag, yung mga mangisda, nauubos lang yung krudo pagbalik. Wala at halos mahuli wala, isda wala eh. Wala nga. Oo. Diba? Tapos meron pa tayong problema ng China. Oo. Hindi nyo ba nabalitaan? May bago ngayon dyan, ha? May bago, yung may video yata tayo. Bagong sakit ba yan? Hindi, bagong ano? Girian ng barko ng China at ng ano ng Pilipinas. Nako. Na binangga na naman yung ating barko. Ah, meron bang ganyan na naman may ngayon? May bago, kanina lang ata itong umaga nangyari. Nako. Bukod pa yung mangisda na kinububawan ng helicopter. Ah, yung tinugay-gayan daw na nakahapon talaga mababa. Ano? Yung pa, ibig sabihin, international, matinding problema natin. Local, meron tayong sariling problema. Oo. Tapos asikasuhin natin yung sabi ng Pangulo, wala ka kwenta-kwenta yan. Hindi ba? Tapos kayo ng umaga, parang may narinig akong balita na ang ating utang ay ilang trilyon na, parang 15 trilyon na ba yan? Mm-mm. Ano ha? Yun na po ang pinoproblema ang kinakaharap natin ngayon. Mm-hmm. Eh, pagka meron pong political instability na sa ating bansa, di lalo tayong mapumroblema. Di ba? Kung ang politika ay lalo pong tumindi sapagkat ang impeachment, aminin mo natin hindi, political ano ho yan eh. Di ba? Mm-hmm. Usaping politika po yan. Kapag ka ganyan po, ang mga negosyante kaya papasok sa Pilipinas, kahit pa sabihin ng NEDA, DTI, at ng ating economic managers, may mga pumapasok po. Aywan ko lang kung totoo. No? Aywan ko lang kung totoo. May pumapasok bang mga mabumuhunan sa ating bansa kung ganyan po ang kalagayang political na Pilipinas? Mm-hmm. Malamang diba? Yung papasok pa lang, mag-aatubili. Uh-huh. Diba? Kasi ang gusto ng mga negosyante, payapa yung bansa pupuntahan nila. Uh-huh. Hindi nag kasi kapag ka hindi stable ang gobyerno, ang ibig sabihin natin dito may nag-aaway-away, uh-huh. Di ba? Kasi presidente at vice president 'yan eh. Dalawang pinakamataas na posisyon ng gobyerno, apektado ang negosyo, sigurado. Ay, tsak yun. Ano ha? Lalo na yung magtatayo ka pa lang. Uh-huh. Kasi hindi mo alam kung ano susunod na pwede mangyari, di ba? Uh-huh. At mababalitaan ka pang mga umano'y destabilization at kung ano-ano pa, apektado po talaga ang negosyo pagka ganyan. Tapos gagatungan pa natin ng impeachment? Ay naman! Yan ba ang kakaharapin natin? Mm-mm. Diba? Ay, kaya ho, noon pa, siguro yung mga taga-subaybay natin dito, Nelson, ay siguro, wala pa nga itong statement na ito na inilabas natin, ay talagang makikita nila ang palatuntunang sa ganang mamamayan ay naghihikayat tayo ng kapayapaan, eh, no? Yung humupa ang awayang politika sa ating bansa. Sulat ang kulat ng mga blanco.